What's up sa inyo mga ka-birdy? Kung nakikita nyo nga mga ka-birdy, for today's video, papaalis na yung bagyo. Pero nag-uulan pa rin dito sa atin. Ang matindi pa dito mga ka-birdy, may good news tayo. Dahil nga okay na mga ka-birdy, nag-inpo na yung club natin. So, ihanda na daw natin yung mga kalabati natin. Good morning sa inyo. Nakita nyo mga ka-birdy yung post ng UFC. Meron na tayong karera. So, pinapaanda na yung mga warriors natin mga ka-birdy ngayon. Handa nga natin yung mga kalabati natin, pero check natin muna yung mga pakpak nila. Dahil alam naman natin mga ka-birdy, yung mga pakpak ng mga tons katutubo pa lang. Diba, Lugol-Kotak? Yes mga ka-birdy, so tara, check na natin. So dapat magtutos tayo. Kung nakita nyo ngayong panahon, yan, papasilip ko sa inyo mga ka-birdy. Ayan, then basa pa yung flooring. So tinignan ko kanina din sa windy forecast natin, is okay naman na yung panahon. Yung bagyo is nakalampas na ng Taiwan, Taipei, mga ka-birdy. So, di ko alam ngayon, mga ka-birdy, kung bakit umuulan pa. Pero kahit na medyo may ambon-ambon, may ulan-ulan, magpaparonda tayo. So, kailangan natin parondahin yung mga kalapati natin ng 3 times. Hindi lang makakasama dito, mga ka-birdy, ito. Nakalbo siyang kasalukuyan ngayon. Ito, Harden. Yan ang ano niya. Then, dahil nga gagagaling niya ng sakit, hina pa siyang Romonda. Pero isasali natin siya, pipilitin natin kung ano makakaya niya, siyempre. Hindi pa kumain yung mga yan, oh. Halata naman sa mga YB natin, gutom na gutom pa. Yan o. Oh. Yan, mga hindi pa nagsasalita, gutom. Ayun nga pala, di talaga nagsasalita yung mga yan. So ito mga ka-birdy, unang check natin mga ka-birdy, ay si Uno. Yan, si Uno muna dahil siya yung nakalapit sa akin. Si Una mga ka-birdy, Jordan ba to? Ah, si Jordan, I mean pala, nagkamali ako, nagkamali na ako sa mga ibon. Si Jordan pala mga ka-birdy. So ito si Jordan, yung pakpak niya, ito. Yan. So, may bawas na isa. Kung di ako nagkakamali, nasa 9 yan. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So, ito na yung tumubo. Yan. So, ito sa kabila. So, same, mga ka-birdy. Kagaya lang ng kabilang pakpak niya, mga ka-birdy. Ngayon siya, yan, no? Medyo nagmamolt pa. So, matibay na Romonda dito sa loob natin itong mga to, mga ka-birdy. Kaso, mas maganda, mas parondahin pa natin para mas subukan natin kung gano'n sila kalakas. Dapat ngayon talaga mga ka-birdy, matos natin hanggang Korak sana o kaya mga Ebus para talaga mapalayo natin sila. Kaso, yan nga, sa pasama ng panahon, delikado, baka biglang umulan ng malakas, hindi makauwi mga ibon natin. Imbis na matuto, magkaroon pa sila ng sakit. So ito naman tayo, dito tayo kay Uno. Si Uno, ganito yung pakpak niya mga ka-birdy. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, kumpleto mga ka-birdy, 10. 10 pakpak, kaso luma yung tatlong primary feather. Luma itong tatlong to. So, kabila. Ayan, pagkakalop ko si 9 na to eh. So, uling check ko dito yung uling vlog natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10. 10 pairs din, mga ka-birdy. Mula dito kay Uno. So, baba na natin si Uno dito para mahataw na natin. Siyempre, hahatawin natin. Papakita ko sa inyo ngayon, mga ka-birdy, kung paano hatawin sa ronda yung mga ibon natin. Kahit na ganyan. Nung ambul lang, ulan lang na mahina, hahatawin natin yung mga ibon natin. So ito kasama to. Na natin 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So bawas ng isa. So sa kanya siguro nalaglag sa bandang ilalim. May balahibo doon eh. Ayun oh. So mayroon pang delikado talaga. So bilangin 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 9 feathers mula dito kay Kota. Kota. Yan. So maliban dito kay Harden, sakin na natin to. Hindi natin to ililipad dahil nga yan, mga next season na siguro siya dahil nagkasakit siya. So ayan natin muna dito sa loop. Pero paro-rondahin natin. So ito naman tayo. Yan, the only one natin mga ka-birdy. So ito lang yung mga suited. Yan, si Pot-Pot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 pieces din mga ka-birdy mula dito sa kabila. Same din mga ka-birdy 9 dahil wala yung isa. So sakay na natin itong mga to. Sama na natin itong si Pookie Machi. Pookie para sipagin sila. So ito. So ito yun yung pinaka-technique ko. Nagsasali ako ng mga old. Kasi na matibay mag-ronda dito sa loob natin para mahikayat sila na mag-ronda ng matindi-tindi. Ayan, yung mga ibon natin. So ngayon, mga ka-birdy, papakita ko sa inyo yung technique natin, paano natin parondahin, no? Patibayin yung mga kalapati natin. Let's go! So tara, samahan nyo kami! Ito, mga ka-birdy, yung mga ibon natin. Ayan, ito yung mga lugar natin. So papavideo natin sa kanila para makikita nyo din yung paglabas nila. Tabang ako, nandito naman sa loob natin, mga ka-birdy. Ayan, no? Sumisikat na nga si Aring Araw. So katibayan nga mga ka-birdy, napapaalis na yung bagyo. So hindi pa kumain yung mga yan. So yan. Hugs niya. Dahil papaalis na yung bagyo, alis na rin kami. So yan mga ka-birdy. Abang-abang tayo dito sa loft natin. So dito-dito lang tayo.
medyo maliwanag, hindi na din umuulan. So, saktong-sakto to, Mangka Birdie. Meron lang makulimlim na parte dito. Dito banda, parting dito, Mangka Birdie, papuntang south. So, dito kasi norte. Sa norte, gawing norte, maaraw. Ano, natatakpan lang ng maulap-ulap na panahon. Then, kung nakita nyo din, wala nang, ano, wala nang dahon itong mga latteris natin. Alabulong na, wala daon na, Mangka Birdie. So, yan, check natin, Mangka Birdie, mga ibon natin kung paparating na. Balikan ko kayo. At pagkatapos nga nun, Mangka Birdie, tinaak na ng mga lupgirl natin yung maputik na daanan. So ito, si lupgirl bunak at lupgirl kutak yung mag-aagis ng mga ibon natin. Ang kasalukuyang may hawak sa mangkalapate, Mangka Birdie, ay siyempre yung makuto natin na si lupgirl kutak. At siyempre, hindi din mawawala, Mangka Birdie, yung madaldal natin na lupgirl bunak. Para ramdain na nalis sila dun lang sa may labas. So ayan yung daanan. Napakaputik, Mangka Birdie. Pero okay lang yan. Kailangan natin matrain yung mga kalapati natin para darating na parera. So ayan, i-backcom ko muna ito, mga ka-birdie. So ayan, mga ka-birdie, nandito na tayo sa labas. So dito lang natin i-release. Siyempre, palisin muna natin yung mga sasakyan. So ayan, mga ka-birdie. So, ayan, Mangka Birdie, ito na. Yun, no? Unang bumaba si Arden, Mangka Birdie. So, hirap pa talaga to. Hindi pa to talaga pwede. Ayan, agad bumaba. Pero agad naman nagtatrap. Yan yung mga galingan ng mga Arden, mabilis silang magtrap. Then, matulin din umuwi. Kaso, Mangka Birdie, kung ganyan yung rondahan niya, panigurado to, pugak to sa karera. Mawawala to agad. Kaya, ayan natin muna. Patitigasin natin sa susunod na race. So, halos nagre-recover pa. Ayan na yung mga kalapati natin. So, ayan, Mangka Birdie. Ayun yung unang ronda nila. Then, pagbaba nila, Mangka Birdie, yung ikalawa, bibidyuan ko din. Paglipas ng ilang oras, Mangka Birdie, bumaba na yung mga kalapati natin. Kaya papasukin na natin para mayagis na natin sila sa pangalawang ronda nila. Kaya pagpasok nila, Mangka Birdie, wala na akong sinayang na oras. Agad ko na silang nilagay sa T-box para mayagis na natin sa pangalawang pagkakataon. Pangalawa. Pangalawang agis natin. O, pangalawa. Ano daw yun, Mangka Birdie? So, pangalawa. So, tara. Sa pangalawang pagkakataon, Mangka Birdie, ako na yung nagpresenta na mag-agis sa mga ibon natin. Nakakahiya naman sa mga loop girl natin, Mangka Birdie, baka napuputikan na yung mga paa nila. Kaya ako na yung nagpresenta. Sa pangalawang agis natin, Mangka Birdie, inabutan na tayo ng katamaran ni Harden. Ayan nga, nagdapo na siya, kaya ayaw niya nang umalis. At nung napapahiya na siya, bigla na siyang lumipad, Mangka Birdie. So, itong dumapo natin na si Harden, agad uwi, yan o. Naglagpakpak nga. Ganyan siya ngayon, ang hina siya, Mangka Birdie. Wala siyang lakas gaano, di ba? Oo, mga ka-birdie, dumapo dun siya sa kalapit na tindahan. Yan, delikado, mga ka-birdie. So, kita nyo naman kung gaano yung panghina ni Arden. So, malaking impact sa kanya na nangyari, mga ka-birdie, na nagkasakit siya. So, sa kailangan ngayon, mga ka-birdie, tukan natin muna itong mga to. So, nandito na sila. Ayan, o. Ayan. So, ito. Si Babaan. So, yan, danan natin yung pangatlo. Mga birdie, tayo naman yung nagantay sa kanila. So, inihagis na pala nila bamboo at kutak dun sa labas. So, Ken Rosario pala, hindi na pala siya bamboo. So, ayan, mga ka-birdie, hintayin natin silang dumating dito. Kung nakikita nyo nga, Mangka Birdie, ito na yung ikatlong beses na inagis natin yung mga kalapati natin. Pero ganado, naganado pa silang Romonda. So, matindi pa yung pag-ikot nila at nga umihiwalay pa nga dito si Kota. So, baba na tayo dito, mga ka-birdie, baka tayo mahulog pa. Dito nga, Mangka Birdie, makikita nyo na kami, napabalik na kami. So, nagtataka ako dahil na konti sila, Mangka Birdie. Yun pala, humiwalay si Kota. Ah, si Kota. Ayun, nakahiwalay nga siya ko ganyan. Ayun, yun ah. So, ito na, Mangka Birdie. Pinapakain ko na yung mga ibon natin. So, nakatatlo ng ronda yung mga panlaban natin. So, tingnan natin, Mangka Birdie, kung ilan yung malalaro natin dito. So, yan, kumakain na din dito si Cookie. And ito na. Ang mga pa-shoutout ninyo, mga ka-birdie. So, ito na pala ang mga pa-shoutout nyo. So, shoutout pala kay Ivan Kongkwangko, Mags Love TV, Noah Alegar, John Russell Estravelo, at kay Prince Elijah Val Madrid. So, yun. Siyempre, mga ka-birdie, shoutout kay Carlo Valero. Shoutout din kay Armiel Loterte. Shoutout kay Sambipe Patolot. Shoutout kay Asha Ran. And shoutout kay Errol Rivera. So ayun, Mangka Birdie, ayun yung mga pa-shoutout natin for today. So sa mga gusto mong pa-shoutout, comment down below lang kayo, Mangka Birdie. Siyempre kung nagustuhan nyo, like and subscribe na din ulit, Mangka Birdie, sa ating YouTube channel.
So, follow nyo na din yung ating Facebook page. Ken Rosario, mga ka-birdie. Meron na din kami pala ang TikTok. Ay, meron lang pala. Ken Rosario, ay, ipa-flash ko naman pala dito. Hindi ko matandaan kung anong ano, username. Mukhang mapahirapan ako mag-edit dito, ha, mga ka-birdie. So, ayun, mga ka-birdie. Yun na. Ingat! Abangan yung race!